guys, it's me again, San TV. So guys, may mga ilan po tayo sa mga subscribers na nagtatanong na naman po. May mga bago po tayong subscribers na nagtatanong, San TV, bakit ka na-stroke? San TV, paano ka po na-stroke? So guys, yan po yung sasagutin natin ngayon sa video na to. Alam ko po may video na ako nagawa nito dati eh. Na-explain ko na doon kung bakit po ako na-stroke. Kaya alam po, dahil po sa mga nagtatanong po natin subscribers, sagutin po natin yung katanungan nila. Guys, marami pong guys, sobrang haba po nung dahilan, istorya kung bakit ako na-stroke. Pero sabihin ko na po sa inyo. Pisahan ko po na kasi galing po ako guys sa isang masayang operasyon. Inoperahan po ako sa puso. And naoperahan na po ako nung bata ako. Pinalitan yung balbula ng puso ko. Yung balbula, yun po yung ugat. Pinalitan po yung artificial valve yung ugat ko. Yung ugat sa puso ko. Pinalitan po. Tapos, kaya lang po. Dahil sa hirap ng buhay, syempre. Hindi po na-sustain yun sa gamot ko and sa pagpa-check-up. Kaya napabayaan po. Kaya yung kinabit sa akin ng bata ako is yun yung pinalitan po. Naulit po nitong 2016 po. Naulit yung operation. And yung 2016 nga po na inoperahan ako sa puso ulit. Di ba po pag kasi minsan sa isang operasyon meron po kasing merong hindi inaasahang pangyayari sa operasyon. Maselan, gaya nung sa akin po, maselan pa naman kasi sa puso. So dito po guys, wala po akong sinisisi or hindi ko po sinisisi yung mga doktor or kahit sino pa man. Gaya nga po nang sabi ko, kasi sa operasyon, may nangyayari talaga dyan na hindi natin inaasahan. Ngayon yun po. During operation, dahil po nasira na yung bulb na ikinabit sa akin yung bata ako, sira na. Kailangan na po siyang palitan itong 2016. So, bago po palitan is yung puso ko, nililinis po yan. Tinatanggal yung maruruming dugo. Bago ikabit yung bagong bulb. Excuse. Bago ikabit yung bagong bulb. And yung time po na nililinis, syempre po, sa puso natin may maruruming dugo dyan. Then, may maruming dugo po na umakyat papunta sa ugat sa brain ko. So, yun na tinamaan po ako ng tinamaan yung brain ko ng nagkaroon siya ng, sabi ng doktor, nagkaroon siya ng blood clot. Kasi, di ba po, yung brain, yung ugat sa brain, maselan po yan eh, kaya pag naano ng dugo, yung masusugat agad siya, yun po yung nagkukos ng stroke. So, yun po yung nangyari sa akin, guys. So, hindi rin po kasi yun alam ng agad nalaman ng mga doktor kasi pagtapos po ng operation ko, ilang oras pa po is nung nakomatose ako,
Nag-seizure pa po ako. Yun yung nag-seizure daw po ako, sabi nung nanay ko, nag-seizure ako. Ayun, in-examine po ako din. An MRI po ako, sinala ako sa MRI. So, yun, nakita nga po nila na may blood clot ako. Yun nga po sa brain. So, yun po yung nangyari sa akin, guys. Ayun. Hindi naman po natin dapat sisihin yung kahit sino pa man dito, diba? Kasi nga po sa minsan, may nangyayari po na hindi natin ano, naasahan. Tsaka hindi rin naman po ano. So yun po guys, syempre nalungkot din po ako sa nangyari sa akin kasi kaya nga ako nagpa-opera sa puso kasi gusto ko gumaling ako. Tapos magigising ka na lang sa operasyon mo. Pagising mo, stroke pala. May ano ka, stroke yung left side mo. So nalungkot po ako nun guys. Kaya lang, po, andyan na yun eh. Kailangan na lang natin maging matatag yung loob. Lakasan yung loob. Kasi yun, andyan na yun eh. Sabi rin ng mga doktor, makukuha naman po sa ano, therapy and exercise. So, hanggang dyan na lang po muna guys. Nagtatapos sa aking video na ito. Sana po ay nakakuha po kayo ng sagot sa katanungan nyo po kung bakit ako na-stroke. And thank you po sa lahat ng sumusuporta sa vlog ko, sa mga nanonood po. Thank you po sa inyo. Hanggang dito na lang po muna aking video. Hanggang sa muli. Paalam!